news and current affairs, top stories of the day, business, sports, music, and entertainment. Dadalhin sa inyo ng mas pinaganda, mas pinalawak, mas pinalakas. Radyo Pilipinas. Radyo, Radyo Pilipinas. 738 sa Metro Manila. Walang sinasanto. Anuman ang issue, sinuman ang sangkot, hindi pagtatakpan, hindi kakampihan, papanig sa tama at totoo lamang. Walang sinasanto. Diskusyong diretso sa punto, talakayang bigay todo si Alex Santos. Walang sinasanto. Dito sa Radyo Pilipinas 738 AM. Hoy, magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao. Hoy, Merry Christmas po sa inyong lahat. Hoy, ngayon po ay araw po tayo po ng Biyernes, December 25, Pasko na o no? Sa tagal man ng panahon na tayo po ay naipit sa COVID-19, tayo po ay nasadlak sa krisis, tayo po ay nasa ilalim po ng pandemya, pero hindi po natigil ang Pasko. Tumuloy po ang Pasko. Hari nawa, tayo po ay magpasalamat po sa Panginoon na tayo po ay nagkasasama-sama po ang ating po mga pamilya. Merry Christmas po, maligayang Pasko po sa lahat po ng mga nakikinig dito po sa Radyo Pilipinas. Ako po inyong lingkod, Alex Santos. At ito po ang special edition po, Christmas special po natin sa Walang Sinasanto. Mapalad po tayo dahil marami po tayong guest ngayong araw na ito. Pag-usapan po natin ang kalusugan, yan ay importante. Dako, every Christmas, during and after Christmas, nako, minsan ho, napupuno ang ospital, napupuno ang clinic. Dahil nga ho, siguro, hindi ho natin binabantay na ating pong kalusugan. Kaya, nag-imbita ho tayo na isa pong napakagaling pong doktor mula po sa UPPGH para bigyan ho tayo ng gabay. I'm sure kayo po, meron siguro ang ilan dyan, nakahangover pa, nabondat sa sobrang kain. Oh, ito, importante dito. Kailangan na natin tingnan ang ating pong digestive system na importante pong tingnan. Ha? Lalo na marami kayo nakain sa Pasko. Okay, with that, wag na tayo magpaligoy-ligoy. Pasok na ho natin ang ating pong guest sa unang ratsyado ho ng ating pong mga pag-uusapan tungkol po sa post-Christmas celebration. Walang iba kundi si Dr. Noning Monroy. Siya po ang chief ng colorectal surgery department po ng UPPGH. Merry Christmas, Doc Noneng. Si Alex Santos po to. Kumusta, Doc? Merry Christmas sa iyo. Ay, asan na si Doc? Nawala. Doc? Ayan. Asan na si Doc? Doc, how are you? Nawala ang audio mo, Doc. Ayan. Mo ba ako? Ayan, yan. Okay na, okay na. Doc, okay na, okay. Merry Christmas at na magandang araw sa iyo. Magandang tanghali sa iyo, Alex, at maligayang Pasko. Oo. At sa iyo mga taga-subaybay. Oo. Kumusta ang Pasko mo, Doc? Paano mo sinelebrate ang Pasko? Well, kasama siyempre ang pamilya. Tama. Pero napahinga lang tayo nung before bispiras, puro trabaho sa ospital pa rin eh. Oo. Oo. At ibang-iba talaga, Doc, no, ang pag-celebrate ng Pasko dahil nga tayo po ay nasa pandemya pa rin, nandiyan pa rin yung banta ng COVID-19, Doc, no? Nandiyan talaga. May mga pasyente pang naka-admit na may COVID. Yes, sa ating mga ospital. So far, diyan sa PGH, kumusta naman? Unahin siguro muna natin ang COVID situation diyan sa UPPGH. Well, for the past 3 months, stable ang admission namin. Meaning, usually nag-a-average yan from mga 95 to 105 patients na admitted. Mm-hmm. Parang hindi siya nagbabago for the past 3 months eh. Oo. 2 to 3 months, ganyan ang census namin. Everyday merong ganong kadami naka-admit. Okay. Hopefully, hindi dumami pero marami nagsasabi, magkakaroon ng surge after Christmas. Nako. Let's see, pero let's hope na hindi ganon. No. At kumusta naman ang mga kasamahan mo, mga health workers sa PGH, Doc?
Kumusta sila? Ano pa rin ba? Overwhelming pa rin ba? Pagod na ba mga healthcare workers natin? Kasi dahil nga bumaba after nung nagkaroon ng surge ng July and August, after that bumaba naman yung volume of patients. So medyo nakapagpahinga ang ating mga health workers, frontliners, yes, at hindi konting-konti na lang if ever yung mga nagkakasakit or paminsa-minsa may nagkaka-COVID, pero wala naman tayong casualty sa ating mga frontliners. So, okay. Siguro bago tayo lalayo sa ating usapan, itong COVID-19, ano bang balita mo? Dahil sa UK may sinasabi na bagong strain daw. Ano bang napag-uusapan ninyo kayong mga medical experts? Well, talagang may surge or pagtaas, pag-peak sa Europe and sa US. Swerte tayo dito sa Pilipinas, sa Asia, medyo hindi ganun ang nangyayari. And yung bagong mutation na nire-report, sa UK pa lang naman yon. Hopefully, hindi makarating sa atin. But we'll never know. Kaya dapat talagang vigilant tsaka sumusunod ang mga tao sa mga palatuntunan na tinasabi ng gobyerno. Oo, plus, yung mga guidelines. Protection, yes. Guideline, yeah. Oo, yung mas hugas, iwas, para at least nandyan pa rin yung threat kasi ng COVID-19. Okay, kaya kita pinatawag rin na Doc Noneng dahil nga Christmas, kapag Christmas, kakibat niyan Bogchi, Chibug. Yes. Ikaw pa naman, ang expertise mo is more on the digestive system, yung colorectal. Ano bang usual pong nangyayari, Doc, kapag panahon ng holiday season, sa sobrang kain, ano bang mga sakit na umuusbong kapag holiday season, Doc? Well, dahil nga puro kainan, celebration, inuman, alcohol, tapos puro karne. Ang usual dyan is yung sa sikmura, hyperacidity, tapos indigestion. Minsan-minsan may nagkakaroon din ng mga constipation. Pero majority will be yung hyperacidity. Okay. Mainly because of alcohol and too much food, too much meat. Mm-hmm. Tsaka minsan yung sobra rin sa kape, tsaka maanghang, maasim. Mm-hmm. So yan ang pinaka-common sa ganitong season, ng Christmas season. Hyperacidity, yan talagang yes, ano, no? Yes. Oo, anong mga ano niyan? Anong mga symptoms yan, Doc, para at least alam ng ating mga kababayan? Well, yung paninikmura, yung mahapde, tapos paminsan-minsan parang merong tinatawag na reflux, yan, bumabalik sa lalamunan. Okay. Nauubo-ubo ka, tapos merong heartburn, kung tawagay, parang sumisikip yung dibdib mo pero galing pala sa acid sa sikmura. So, yan yung hyperacidity. So, sa bandang taas ng tiyan. Anong paminsan-minsan, pag severe, tumatagos sa likod yung pain. Wow. Common yan, very common yan. At mamimilipit ka sa sakit ba niyan, Doc, o nawawala bigla yan? Hindi, usually tuloy-tuloy yan pag talagang maano ang acid. Minsan, nare-relieve pag kumain ka o minum ka ng malabig na tubig. Pero kung matindi ang hyperacidity mo, tuloy-tuloy yan. Kung araw, kahit sa gabi. Oo. Okay, ano ang possible mga remedies yan? Pwede bang home remedies yan at naagapan ba yan na through self-medication o kailangan ba ng assistance sa mga doktor niya na Doc? Well, kung mild lang, usually naman yan, paulit-ulit. So, alam na ng tao kung paano ina-address yan sa bahay. So, kung mild lang yung symptoms, kung meron ka mga antacid, o yung tinatawag na PPI or proton pump inhibitors like omeprazole, lansoprazole, pwede naman uminom noon and then umiwas sa kape, matatapang na kape, at saka yung pag-inom ulit ng alak, alcohol, and then pahinga lang, relax, wawas stress. Oh. Yan, usually, mawawala naman yung symptoms ng hyperacidity. Ayun. Pero kung very severe, talagang hindi makuha ng mga antacid, kailangan mo nang pumunta sa emergency room, baka kailangan mo na ng gamot sa IV, madaanin, sa swero. Nako.
At bukod sa hyperacidity, Doc, ano pa ba mga madalas na naisasangguni sa iyo ng mga sakit na for well, ano, for medical? Recently, itong ano, mayroong mga pasyente pag nag-constipation, yung mga hemorrhoids nila namamaga. Nako. Nagkakaroon ng tinatawag na thrombose hemorrhoids. Yan. Napansin ko yan, na-obserbahan ko medyo dumadami yan pag ganitong panahon. So, anong ano yan? Anong baka bago sa pandinig na ating mga kababayan yan, Doc? Baki ano, anong layman's term yan? Almoranas. Almoranas, yan. Yeah. Oh, hemorrhoids. So, ano bang cause ng almoranas? Usual na cause? Well, kung palagi kang constipated o yung grabe ka umire, matagal ka nakaupo sa toilet, sa tagal ng panahon, taon, talagang lalabas yung tinatawag na almoranas sa puwet mo tuwing dudumi ka. So, ano yan, progressive, meaning nag-worsening through the years, lumalala, and then pwedeng magdugo, mamaga, sumakit. So, pag yun nga, yan, during Christmas celebration, marami kang nakain, kinulang ka sa tubig, walang gulay, eh titigas ang, yun nga, ang dumi mo, tapos iiri ka ng gusto, mamamaga ang almoranas mo. So, yun yung tinatawag na inflamed or thrombose hemorrhoid. So, ibig sabihin yan, magkakaroon ng sugat, no? At ano yan? Anong sugat pain? Sugat at saka clot. Parang magkakaroon ng blood clot sa loob ng hemorrhoids. Nako. May pumutok na ugat eh. Wow. So, paano ano yan? Ano ang possible remedy? Pwede ba yan sa, kaya bang pagalingin yan? Or kailangan ng gamot? Well, or kung ano talaga, pwede ka mag-pain reliever and then i-ano mo sa mainit, upo mo sa mainit, yung tinatawag na warm seats bath. Yung nakalubog talaga yung maligam-gam lang, hindi naman yung kumukulong tubig. Baka mapaso na yung ano mo. Oo. So, nakalubog either sa bathtub o sa palanggana, mga 5 to 10 minutes, nakaka-ibsa ng symptoms yun, ng pamamaga. Oo, bakit? Pero minsan niya, Bakit hot water at maligam-gam or mainit na tubig ang kailangan? Well, yung circulation nai-improve doon yung circulation plus yung muscle, yung pamigil natin, nare-relax. Kasi nag-i-spasm yun pag mayroong mga swelling o pamamagado sa area na yun. Yung sphincter muscles natin, yung muscle ng pamigil doon sa may butas ng puwet. Nako. So, yan, nare-relax ng warm water yun pag nakalubog. Oo. So, yun, dalawa na napag-usapan natin. Hyperacidity, tapos nandyan ang almoranas. Ano pa ang kinakatakutan ng maraming Pilipino kapag ganito mga holiday season? Yung colon cancer, Doc, baka pwede mo nang banggitin sa amin yun. Yes, kasi pag marami kang kinain, tapos meron ka palang bukol sa bituka, magmamanifest ngayon yung pagbabara ng bituka mo. So, yan, biglang ihilab ang tiyan mo, tapos iba, lumalaki ang tiyan, napupuno ng hangin. Pwede mag-manifest because of, yun nga, sumobrang kain mo. Or even, hindi lang sa colon cancer, yung mga merong addition, sinatawag na naoperahan na dati sa tiyan, sa bituka, sa appendix, sa matres. Kapag napasobrahan ng kain yan, tapos meron niyang peklat or addition sa loob ng bituka, nagbabara eh. So, mangyayari, magsusuka, ihilaban tiyan, o walang dumi o utot ng ilang araw. Yun yung tinatawag na intestinal obstruction or pagbabara. Oo. Pero, Doc, hindi naman yan na lumalabas kagad, no? At hindi na didetect kagad ang isang cancer sa colon. It will take hindi time. Agad-agad. Hindi agad-agad. Dahil pag usually, pag meron ng simptomas, ibig sabihin, medyo malaki na yung bukol, alas bumabara na, o may sugat na, nagdudugo. So, hindi agad-agad siya nadidetect. Parang silent, ano siya silent cancer sa umpisa. Okay. Tapos, anong mga sinasabi mo sa mga pasyente kapag nakikita nila yung mga sintomas na ganito? May mga signs ng colon cancer? Well, siyempre, magpatingin ka sa doktor mo and then sasabihin sa'yo ng doktor mo kung yung symptoms mo baka galing sa colon cancer or baka naman hindi. Kaya nga, may mga sa history,
alamin namin yan kung mayroong pangangayayat. Mm-hmm. Tapos, pagdudugo, pag talagang paghilab ng tiyan o mayroong kang family history ng colon cancer, then, tsaka sa edad mo, oo. Kunyari, 45 or 50 and above ka na, eh, baka magsuspecha kami na baka may bukol sa colon. So, i-advise namin na mga colonoscopy. Mm-hmm. Okay. Yan ang colonoscopy, ano ba yun? Ano ba yung colonoscopy, Doc? Ano, paki-describe sa atin mga babae? Well, yung sinisilip yung large intestine sa pamamagitan ng isang instrumento na may camera dun sa dulo. Mm-hmm. So, meron yung TV, tapos merong tube papasok dun sa ano, habang tulog ka, makikita ron yung buong haba ng colon mo. Mm-hmm. From the appendix to the anus. Mm-hmm. Makikita yun kung yung loob, kung merong bukol, polyp, or ibang sakit. Oo. At kapag meron ka nakita mga polyps at may bukol, ano yun? Outright ba sinasabi ninyo na ikaw ay sa pasyente na may cancer ka kagad o hindi naman? Hindi. Usually, binabiopsy. Mm-hmm. Pero pag yung itsura eh, mukhang malignant, sasabihin na namin may probabilidad na ganun. Mm-hmm. Kumbaga suspicious o nagsususpecha kami na baka malignant. Ibabiopsy yun sa sampulan and then in a few days lalabas yung resulta kung colon cancer talaga. Nako. So ano ang anong mga dapat gawin pala, Doc, para to have a healthy digestive system at yung healthy colon natin, Doc? Ang pinaka-importante dyan is yung healthy lifestyle and diet. Mm-hmm. So pag sinabi mong healthy lifestyle, dapat wala kang bisyo, yung paninigarilyo, pag-inom. Mm-hmm. At balance ang ano mo, ang pang-araw-araw na activities mo. May exercise ka, mm-hmm. tapos hindi ka masyadong stress and hindi ka exposed sa chemicals, sa mga pollution. Mm-hmm. And then yung healthy and balanced diet naman, balanced diet of ano, carbohydrates, fat and protein, so gulay. Mm-hmm. Meat, not very minimal na taba. Yeah. And then, yan, liquids, tubig. Mm-hmm. Combination of that and the exercise, regular exercise. Mm-hmm. Yan ang pinaka-importante. And then kung, yun nga, yung screening. Yes. Ang recommendation kasi ngayon, at age 50, sa Amerika nga, 45, kailangan magpa-colonoscopy ka. Mm-hmm. Kahit wala ka nararamdaman. Dahil nga, mataas ang incidence sa Pilipinas, pangatlo na ang colon cancer sa pinakamaraming ano natatalang cases. Mm-hmm. After breast cancer and lung cancer, colon cancer na susunod. Mm-hmm. Colorectal cancer. So, yung colonoscopy, mape-prevent niya yung polyp, pwede siyang matanggal bago siya maging cancer. Yun ang purpose ng colonoscopy. At napaka-importante yan eh. At ilang beses ka bang magpa-colonoscopy? Is it yearly ba? Monthly ba yan, Doc? Usually, ano lang yan eh. Every 5 to 10 years. Depende mm-hmm. sa makikita. Kung clear naman, walang polyp, baka pwedeng 10 years. Pero kung may polyp, minsan inuulit yan after 3 years. Yes. Or depende sa history niya sa family. Kung talagang marami nagkakaroon sa inyo, pwedeng mas madalas o mas maagang gawin. Mm-hmm. At pero merong yan ang pinaka-importanting test, screening yes. test oh. or procedure. May gamot ba yan? Gumagaling rin ba kapag may mga signs na may mga polyps ka na, hindi pa naman malignant, pero it can be cured ba, Doc? At anong mga remedy na ginagawa ninyo? Tinatanggal yan pag nakikita. Meron mga pamamaraan, technology and procedure mm-mm. na po-polypectomy o na natatanggal through gumagamit ng mga instruments. Mm-hmm. Natatanggal yon yung polyp. And then, nalilinis yung bituka, yung large intestine. And then, observe kung merong uulit. Kung may uulit, tanggal ulit. Mm-hmm. So, hindi siya nagiging malignant o cancerous mm-hmm. na agapan. Yun. Yun ang purpose ng colonoscopy. Pero kapag may mga signs na, dahil di ba, may mga ilan mga sikat na mga personalidad na namatay sa colon cancer. Siguro, ano yun? Napabayaan yun at hindi naagapan talaga, Doc? No? Well, meron kasing iba-ibang behavior ng colon cancer. Merong very aggressive. So, mm-hmm. kahit
umpisa pa lang, wala minsan, wala pang 1 month yung symptoms. Pag tinest namin, stage 4 na agad eh. Meron sa liver, meron na sa lungs. So, ang chances ng survival, mas mababa. Mm-hmm. Although, meron sa ngayon, buti naman, meron na tayong technology and medicine plus yung tamang surgical procedures, gumagaling na rin kahit stage 4. So, may hope, kumbaga may pag-asa kahit stage 4. Oh. So, ano yun? Kahit na ganun na kataas yung stages niya, ano yan, through our technology at gamit ninyo dyan, Doc, pati magagaling ng mga doktor, siguro, no? Naagapan. Yes, through the years, research, medicine, technology, basta tama yung timing, combination of treatment, right medicine, right procedure, basta nasunod ng pasyente yun, may mga survivors, even stage 4. Yun. Kasi ngayon, kahit cancer sa liver, kalat sa liver, o sa lungs, natatanggal at napapagaling. Mm-hmm. Yung mga bagong chemotherapy drugs, na tutunaw din nila yung mga metastasis eh. Mm-hmm. Kalat eh. So, sa ngayon, sasabihin ko, swerte yung mga pasyente ngayon compared to 30 years ago. Oo nga. Nung nagsisimula akong doktor. Yeah. Pag stage 4, parang death sentence na yun eh. Mm-hmm. Pero hindi stage dapat rin pabayaan, Doc, no? Yung kapag meron ng mga signs, kailangan talagang agapan. Ayun, tama ka doon. Alex, meron mga kasi hindi ko nagpukonsulta agad eh. Yeah. May mga study na kami dyan after 3 months, 6 months bago magkonsulta eh. Minsan pag ganon, lumalaki itong pandemya na document namin dahil nga lockdown. Yeah. Naglakihan yung mga bukol, Nako. Merong mga kumalat, tumaas ang stage. Dahil nga hindi agad naagapan eh, pero hindi dahil nga sa sitwasyon eh, hindi naman din masisi mga tao. Yeah. Pero anong mga suggestion niyo, Doc? Dahil nga ang ilan sa ating mga kababayan ay hindi makatungo ng clinic, hindi makatungo ng hospital dahil nga sa fear of COVID. Mm. Ano 'yan? May ano 'yung telemedicine niyo? Pwede niyo kagad silang mabigyan ng tulong medical? Karamihan ng hospital ngayon merong mga hotline tapos nag-ano ng telekonsulta, telemedicine. So, yun ang first i-ano nila gawin ng mga pasyente kung meron sila mga symptoms ng gano'n nga, yung pagdumi ng dugo, mananakit ng tiyan. Although, ngayon, safe na naman pumunta sa mga hospital eh. Dahil may mga measures na yan, may mga sistema na yan para maprotekta ng mga pasyente na pumupunta eh. So, wag na sila matakot pumunta sa ospital kung talaga may nararamdaman. Nako. Tsaka tuloy naman ang gamutan eh. Yes. Nagbibigay ng serbisyo ang ospital, lalo na sa mga cancer patients. Okay. Siguro, panghuli siguro, Doc, ano po ma-advise ninyo? Dahil meron pa tayong New Year. May medianoche pa tayo. Hindi mapipigilan ng pagkain pa rin. So, your advice, your medical advice, Doc, para sa ating mga kababayan na nakikinig ngayon, sir? Well, itong mga darating pang celebration, I'm sure meron talaga nagre-reunion dyan kahit bawat pa-party. Huwag tayo kakain masyado na madami. Yung healthy diet pa rin. And then, umiwas sa alcohol kung makakaiwas o wag very moderate lang. And then, huwag masyadong magpuyat din. Tsaka, ayan, yung uminom ng tamang dami ng tubig, liquid. Yes. Baka kasi magkaroon ng constipation eh. Mm-hmm. At tsaka kung may nararamdaman eh, magkonsulta kayo. Magkonsulta kayo agad sa doktor o sa hospital. Mm-hmm. Lalo na kung very severe ang symptoms. Mm-hmm. Okay, siguro, Doc, meron ka bang number? Baka mamaya eh, merong gustong magpa-check up. They can contact naman da ano eh, yung trunk line ng PGH at saka St. Luke kung magpa-appointment. Ayun. They can just Google it or nasa ano, nasa internet. Hanapin lang no, Dr. Monroy. Ayun. Doc, thank you so much at Merry Christmas. Paki-regards sa kay Jane at sa iyong pamilya. Merry Christmas. Thank you for your time dito sa Radyo Pilipinas. Salamat, Doc. Thank you. Si Dr. Noning Monroy po, ang chief ng Colorectal Surgery Department ng UP PGH. Maraming salamat, Doc, ha,
sa iyong panahon dito sa Radyo Pilipinas. So yun. Okay, with that, magbe-break muna tayo at sa ating pong pagbabalik, eh kausapin na natin ito, mga hindi rin po natutulog at hindi rin po nakakapagpahinga dahil nga sa sobra nilang busy sa pag-responde sa mga sunog. Kausapin na natin ang mga miyembro ng isa pong grupo ng mga fire volunteers sa amin pong pagbabalik. Ito pa rin po ang Walang Sinasanto sa Radyo Pilipinas. Okay, alis. Ang time check na ito ay atid sa inyo ng San Miguel Corporation. May Pasko pa, sabi ko sa sarili, pas ako. Vermonts na diba, magpapasko pa, parang sa nakararami ang tanong ay may pagkain ba? Habang naririto tayo, para na rin regalo, huwag tayong patatalo, tuloy natin ang Pasko. Ituloy natin ang Pasko kasama ang San Miguel Beer. Drink responsibly. Talakayan, komentaryo, at meron pa ang serbisyo publiko. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Kasama si Alex Santos dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Talakayan, komentaryo, at meron pa ang serbisyo publiko. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Walang sinasanto. Kasama si Alex Santos dito sa Radyo Pilipinas, 738 AM. Okay, nagbabalik po ang inyo pong Walang Sinasanto. Dito pa rin po yan sa Radyo Pilipinas. Ito po ang Christmas special natin dahil nga ho araw po ngayon po ng Kapaskuhan, December 25. Nako. Isa po sa mga grupo na masasabi ho natin na I don't know kung nagpasko ba to sa kalsada, nagpasko ba to sa pagresponde sa mga sunog. Alam ho natin, mga frontliners po to, mga fire volunteers ho natin. Kaya minabuti ho natin, makapiling sila dito sa ating programa para malaman kung paano ba nila sineselebrate po ang Pasko. Bagamat sila po ay on call kapag meron po mga sunog sa dito po sa Kalakang ng Maynila. Alamin mo natin, makakasama mo natin, walang iba kundi ang hepe at ang leader ng fire volunteer group. Ang walang iba kundi si Henry Sin, ang fire volunteer ng Civic Emergency Response Unit. Kasama po ang kanya pong mga kasamahan po dyan. Merry Christmas, Henry, at magandang araw sa iyo. Magandang araw po, Sir Alex. Merry Christmas din po sa inyo. Oh, kumusta? Kumusta ang Pasko ninyo dyan? Okay naman po, maganda po yung Pasko natin ngayon kahit na meron po tayong pandemic. Yun. Pero po, lagi po nakahanda rito. Tama, tama. Oo, dahil nga hindi natin maiwasan, no, na tulad mo nga, ako mag-isa lang ako dito kaya hindi ako nakamask. Kayo dyan, eh ang dami ninyo, kailangan magmask kayo. Baka masita tayo ng ating pong gobyerno, no? Mabuti yan. At least maganda yung ano nyo, ha? Yung face mask ninyo, may tatak na. Ano yung tatak niyan? Pakisabi sa ating mga kababayan. Tatak po yan yung, sir, yung pangalan po ng association, yung Central Filipino Chinese Fire Rescue and Civic Welfare Association Incorporated. Ayun. Oh, by the way, Henry, ano ito? Mula nang magsimula tayo sa siguro ilang araw bagong Pasko, pero ngayong araw na ito, Pasko na ito, no? Ano yan? Marami ba kayong mga nirerespondehan pong mga sunog? Opo, as of now po, sa ngayon po, Sir Alex, sa marami pong mga sunog na nagaganap. Meron po sa umaga, may hapon, at meron din pong madaling araw. Oo. So ngayon, nakaantabay po kami lagi on call, mm-hmm. Lalo na malapit na po ang Pasko sa December 25. Not only on Pasko, actually, hanggat maaari nga, inaagapan natin. Mga binibigyan natin ng mga fire prevention tip yung mga ating komunidad upang hindi po magkaroon ng sunog. Oy, by the way, ngayong Pasko ngayon, ha? December 25 na ngayon. Ang pine-prepare na rin ninyo yung darating na bagong taon. Nako, diyan ang posibleng maraming mga sunog na magaganap. Huwag naman sana, pero based sa experience niyo as a fire volunteer, kapag after ng Pasko, tapos papasok na tayo ng New Year,
Mga gaano kadami yan inyong nararespondihan? Actually, Sir Alex, pagdating po ng Pasko, lalo na pagdating ng 31, mm-hmm. hindi naman po siya agad sunod-sunod kasi kadalasan po, yung mga iba po, as of now, ha, kasi ngayon may pandemic tayo, baka medyo mabawasan po yung sunog natin dahil wala po nagiinuman. Ayun. Ayun po kasi ang nangyayari pag nagkakaroon po ng mga inuman, paglasing, nagkapaputok, so napuputok, anahagis po sa mga bahay, yung mga iba, so nagkakaroon po ng sunog. Tama, tama. At isa rin, dahil siguro ngayong pagsalubong ng bagong taon na Henry, mukhang less yata dahil ipinagbawal na ng Metro Manila mayors na wala tayong mga paputok ngayon. So makakagaan sa inyo yan, wala kayong problema sa pagresponde sa mga sunog, di ba? Opo, Sir Alex. Sa amin lang po kasi dito po sa darating na 31, hopefully po sana namin sana wala pong sunog hanggat maaari. Tama. Kaya in-advent po namin sa mga komunidad na tignan yung mga kuryente nila, yung mga saksakan para maging ma-prevent na wala mong sunog mangyari. Mm-mm-mm. Okay, anong mga ginagawa ninyo para at least mabigyan ng guide at tips ang ating mga kababayan? Ano yun, nag-house to house kayo o meron kayong mga rekureda para ipaalam ang ating mga kababayan na wag kaligtaan ang mga safety tips na dapat isaulo ninyo, di ba? Sir Alex, itong every year po kasi pagdating po ng December 29 mm-mm. up to December 31, tayo po yung nakikipag-coordinate sa Bureau for Protection. Okay. Kung saan po yung nakasakop po sa atin dito sa area. Then mag-iikot po tayo sa mga bawat barangay. Mm-hmm. Bigyan po sila ng paalala para sa iwas paputok. Okay. At para iwas sunog din po. O yun. O sige, Henry. O sige, go ahead. Tuloy mo, tuloy mo. Ano yung gusto mo sabihin? Binibigyan din po din natin sila ng mga leaflets tungkol dun sa mga picture, yung tungkol sa kuryente, mm-hmm. yung paninanigarilyo. Isa rin yung cost din po kasi ng sunog yun. Tama, tama. Meron ka ba sample ng ano, ng mga leaflets na binibigay nyo sa mga kababayan natin? Actually, meron po eh. Yung malaki po. O yan, sige, pakita mo para at least. Tapos, pakibasa ano yung mga nakalagay dyan, ano nakapaskil sa inyong binibigay na leaflets para at least makatulong tayo sa mga kababayan natin para maiwasan ang sunog. Sige. Nandiyan na ba? Ayan. Okay. Sige, magsalita ka, Henry. Okay lang. Habang inaantay natin yung leaflets. So, ito'y matagal na ninyong naiprenta yan. Tapos marami yan. Binibigay ninyo or pinapaskil lang ninyo? Binibigay po namin, sir, sa mga pag nadadaanan po namin sa kalye. Okay. Para maalala nila yung kung ano po yung regarding po pag may sunog. Mm-hmm. Actually, sige. Sir, ito po yung leaflets. Sige, pakita mo. I-move mo yung camera mo. Yan. Okay. Ilapit mo para makita. Ayan. Yeah. Sige, buksan mo. Anong laman yan? Sa namin. Merong introduction. Tapos, ano mo yung camera para makita anong nakalagay dyan. What we do. Ano yan? Mission ninyo? Opo. Okay. Ano pa nilalaman yan? Nandito po lahat yung regarding po sa sunog. Sige, pakita mo. Konting urong. Ano yung mga awards din yan eh. Ano nakalagay dyan? Ano mga dapat gawin nila? Dito po, nila yung mga gawain ng association. Mm-hmm. Ano yun? Sa likod yung importante, what you can do. Ayun. Likod mo. Yan, what you can do. Yan, sige, basahin mo. Ano nakalagay dyan? What you can do if you na support yung sa pag-regarding sa fire. Mm-hmm. Mag-iikot, magtuturo sa mga bawat establishment. Okay. Para maiwasan po yung sunog natin. Mm-hmm. Ngayon, regarding doon, iniimbita rin po natin yung mga kabataan. Mm-hmm. Para masama din po dito sa mga ganitong gawain, volunteer. Pag-regarding sa fire and civic. Okay.
Sige, itur mo ako, ano, Henry, sa ano mo, mga kagamitan ninyo dyan. At pakilala mo na rin yung inyong mga staff dyan, Henry. Go ahead. Sir, pakilala ko po sa inyo, si Sir Hendrick. Ayan. Singh. Siya po ang fire chief. Fire chief ninyo. Okay. Batang-bata pa yan, ha? Ay, Merry Christmas sa iyo, Hendrick, ha? Merry Christmas, Hendrick. Christmas po, Sir Alex. Oo. Oh, sino pa? Sino pa mga staff nyo dyan? Si Sir Hensley. Siya po ang deputy fire chief. Oo, oh, mga long hair, ha? Sige, Merry Christmas sa'yo. Sige, sino pa? Isaac po, Sir Isaac, ang OIC po. Okay, sige, hello, Merry Christmas rin. Tapos okay. Yung ating dalawa pong member, okay. Si Ron at saka si Maki po. Merry Christmas, hello, Merry Christmas, thank you, ha? Yan ang magandang mga, ano, mga fire volunteer, malalaking katawan. Opo. Ayun, so, sige. Tour po namin kayo dun sa truck. Sige, tour nyo ako. Ayan, ano yung mga gamit nyo dyan? Kompleto bang gamit ng mga fire volunteers, Henry? Ito po yung mga gamit po namin. Yung mga kasunog. Yeah. Yung mga helmet. Yes. Mga fire bunker. Mm-mm. Fire pants. Fire boots. Kompleto po lahat. Naka-standby lang po yan, sir. Oo. Tapos ito po yung mga radio po namin. Ayun, kompleto nga, ano? Para in case na may sunog, takbo na lang po kami agad. Tama. Sige, dako tayo sa ano pa? Ano pa yung mga gamit nyo? Yung fire truck, sir, importante, yung fire truck. Ito po yung fire truck namin, sir. Oo. Naalala mo ba yan na, Henry, na meron kang dating problema, no? Nakatulong kami ni Ben Tulfo niyan, di ba? Opo, sir. Oo. Ayan. Ilan ba yung fire truck ninyo ngayon dyan? Actually, sir, ito po yung fire truck. Ayun. Yung tinulong niyo po sa akin, sir, ito na po yung fire truck, sir. Oo, sir Alex. Maganda. Oo. So, mga ilang na naservisyohan yan at ilang sunog ng inano nyo? Nirespondihan ninyo, marami-rami na. Actually, sir, maraming sunog na po yung natulungan na po yung respondihan. Oo. Actually, hindi lang po sa sunog, ginagamit din po natin siya sa civic acting sa mga institution po. Oo. Malaking oh, Henry, bumalik ka dun sa lugar mo, mukhang nawawalan ka ng signal. Oh. Sir, ito po yung isa pa po, yung van. Sige, ayun, yung may van pa kayo. Para saan yung van? Pang rescue yan, rescue. Ito po, sir, yung una natin na, ano, yung nandun po pa po tayo, natulungan niyo po ako. Sir, ito po yung van. Ayun. So, yan, pwede yan sa mga may mga masusugatan, ganon? Opo. Oh. Sige, balik ka na dun sa area mo dahil napuputol yung signal mo. Opo. Ayun. So, siguro, paano ba ninyo marerespondihan? Paano anong dapat gawin ng ating mga kababayan kapag meron silang mga nasusupungan, mga sunog? Anong dapat nilang gawin? Meron po kami mga contact number in case na meron na sunog. Sige. Or meron emergency na kailangan i-responde katulad ng mga kahit na banggaan po, mga ganyan. Ang pwede niyo kami i-reach sa 0945 614 9631. Yun. Yun lang. Globe po siya, Globe. Globe. Apo. Meron kayong Facebook page? Meron po. FB page po, meron din po. Central Filipino Chinese Fire Rescue and Civic Welfare Association Incorporated. Ayun. Doon lang i-search lang nila, no? Mahahanap na nila yan. Ako. Okay. Pero hindi po kami yung ano, yung sa YouTube sa Instagram, meron din po. Kasi nilalabas po namin lahat yung mga responde doon eh. Mm-mm. Para makita. Okay. Sige. So, sa trabaho ninyo sa mga ganitong holiday season, kayo ba ay minsan ba ay nagkaroon ba ng nasugatan ba kayo? Meron bang injury ang nangyari sa inyo? Actually, sir, sa responde as of now naman, sir, wala naman po.
Yun, bago si sir mag-responde, sir, sinasabihan ko po na itong pag-volunteer po natin, hindi po siya laro-laro. Yeah. Kaga nakasalalan po yung buhay natin dito. Tama. Pero number one po namin tinatanim sa lahat ng mga membro na isa puso po natin yung pagtulong kasi ito, malaking bagay ito kung nakatulong tayo. Oo. O yun, sige. O, bigyan mo ng pagkakataon na bumati yung ilang mga kasamaan mo dyan. Siguro, mga nakikinig ngayon sa Radyo Pilipinas at maging sa Facebook page. Sige, bumati na kayo ng Merry Christmas. Merry Christmas po sa inyong lahat. Sa mga kabataan po dyan, inihikayat po kayo na sumali po sa aming association. Mas mapapabuti po kasi kayo dito kaysa po yung sa panahon po kasi ngayon marami na po kabataan yung nagiinom-inom. Mas okay po na po kayo sumali para makatulong po kayo sa kapwa. At least, hindi lang po sa kapwa, pati po sa mga matatanda, sa mga may kapansanan, matutulungan po natin. Yun. Very good. O sige, kayo. Ganang araw po. Sa mga kabataan, kung gusto niyo sumali, message lang kayo sa Facebook namin, sa page. Tama. Replyan namin kayo kung ano yung para makasali kayo kung paano. Mm-mm. Para kahit paano makatulong kayo sa kapwa nyo. Yun. Sige. Malayo kayo sa bisyo. Tulad namin, hindi na kami nag-inom. Iwas na kami. Tama, yun tama. Na. Oh, mahirap mag-responde na nakainom. Okay, Henry. With that, siguro, ano na lang mensahin mo para sa ating mga kababayan at sa mga gusto pang maging parte ng inyong volunteer group? Go ahead. Hinikayat ko po yung mga kabataan at yung mga iba pang mga nais na may civic-minded na kami po ay open para po sa inyo dito sa association po ng Central Civic. Para maging volunteer din po dito sa association upang makatulong sa ating komunidad. Ayun. Sige. With that, Henry, maraming salamat sa grupo mo at sa iyo. At sana ipagpalain kayo at ingat lagi, ha? Stay safe. Dahil nga mahirap yung inyong pong sinusuong pong mga pagresponde sa mga sunog. Sana ay lagi ninyong tandaan na kami po ay nagpapasalamat sa inyong pong suporta at pag-volunteer sa pagtulong sa ating mga kapwa. Saludo kami sa serbisyo ninyo, Henry. Thank you so much. Merry Christmas ulit, ha? Thank you. Merry Christmas din po, Sir Alex. Okay, yan po si Henry Sin, ang Fire Volunteer Bro, ang grupo nila dyan po sa, dito po sa Calacang, Maynila. So good luck sa inyong mga gawain. Yan po ay talagang bukal sa kanilang kalooban, no? Very supportive sila. Sana ay suportano natin ang kanila pong mga civic organization tulad yan. Sana po ay marami pa sila matulungan po, lalo-lalo po sa pagresponde sa anumang mga sakuna o di kaya ay sunog. Importante yung sunog talaga ay dapat po mabilis ang pagresponde katuwang po ng Bureau of Fire Protection. Okay, magbabalik po ang inyo pong walang sinasanto. Dito pa rin po yan sa Radyo Pilipinas. Okay, magbabalik po tayo. Ang 4.26% lamang ay yung buwan ng bayad sa kuryente ang napupunta sa pagpapatakbo ng pambansang daluyan ng kuryente. Mula nang naisa privado ang power transmission operations, tuloy-tuloy na ang pagbaba ng transmission charges. Sa bawat pisong binabayad ninyo, 0.04 centavos lamang ang napupunta sa NGCP upang panatilihing maayos at tuloy-tuloy ang daloy ng kuryente patungo sa inyong lugar at saan man sa bansa. Sa ilalim ng NGCP, mas mababang singil, sigurado pa ang mahusay na serbisyo sa transmisyon ng kuryente. Ang abisong ito ay mula sa NGCP. Panatilihing masaya ang paglilibang. Ang paglalaro sa kasino ay para sa may edad 21 pataas lamang. Magtakda ng oras at limitahan ang gastos sa paglalaro. Huwag magsugal kung nalulungkot. Huwag hayaang makasira ng buhay at pamilya. Para sa impormasyon ukol sa responsible gaming, tumawag lamang sa hotline 521-0957 o bisitahin ang www.pagcor.ph/regulatory.php. Isang mensahe mula sa PagCor. Keep it fun. Game responsibly. Okay, nagbabalik po ang walang sinasanto at panghuli ho natin. Maraming salamat nga pala kay Dr. Noneng Monroy at kay
Ginong Henry Sin ng kanila pong Fire Volunteer Group. Okay, sa puntong ito ay gusto natin ulitin po, ito po ating pumpanayam sa isa pong boksingero na kamakailan lamang po ay pumasok na po sa pagiging professional boxer. Mula po sa ilang taon po niyang pagiging amateur. Pero nung siya po ay sumabak sa pagiging professional boxer, aba nanalo! Ha? Unang panalo ho niya sa Amerika. Kaya tunghayan po natin kung ano ba mga plano ho niya sa mga susunod pang mga taon dahil nga ang balak na ho niya ay sumali sa Olympics sa Japan. Tunghayan po natin ang aking pumpanayam kay Yumir Marshall na taga Zamboanga City. Eto na po siya. Pakinggan nyo ninyo at panoorin. Dia. Congrats. Si, buenos dias aquí, buenas noches, allí contigo. Bien alegre kami kina dito yung first win as professional boxer. Congratulations. Si, gracias, gracias, Getzer. Bueno, el contra, mapuwersa tamen gayod, kaya no kita pwede man na as in knockout, pero buen experience, Getzer, para na first pro fights. Hoy, magtagalog naman kayo, hindi namin maintindihan yun. Ano si paano ba na napa ano tawag yon? Paano mo na bugbog yung kalaban mo, Yumir? Ano bang ginamit ng kombinasyon? Yung mga suntok ko talaga, sir, tumatama talaga sa kanya, no? At masasabi ko na talagang matibay talaga din siya na boksingero dahil ramdam ko yung mga suntok na tinatamaan ko sa kanya tapos yung ano ko sa paa sa body shot ko, mga ano, straight ko, pero nandun pa rin siya eh. Mag-atras lang siya konti, papahinga lang siya, pero papasok siya ulit eh. So talagang siguro at 3 months pa in-announce na po na maglalaban po kami. So talagang pinaghandaan niya po talaga yung laban namin. Yumir, malakas ba yung kalaban mo, yung si Whitfield? Ano na yan, veterano na? Yes po, sir. Na malakas din po at nalaman din po namin na meron din siyang 40 fights sa MMA. Wow. So talagang kaya alam ko, kaya pala siya, sabi ko, ang tibay niya. So first 2 rounds sinubukan ko po na sabi ko in-knockouts ko yung laban. Kaya nung unang round medyo dikit lang ako yung mga power punch ko, pero na-absorb niya lang eh, parang ano lang sa kanya eh, kayang-kaya niya yung suntok ko. So medyo nung third to fourth round doon na po ako naglaro-laro na po ako doon. Oh, at Yumir, this is your ano, no, pro debut. Ano ang ang tawag nito? Ano ang pumasok agad sa isipin mo na you're now a professional boxer? Will it really change your life? Iba nito eh. Ibang level na to, Yumir, no? Ano ba to? Masasabi ba natin you're following the footsteps of our good Senator Manny Pacquiao? Sa akin, sir, no, sa ngayon, always naman po yun yung kaya po ako naging nagsikap sa pagbaboxing kasi gusto ko maging isa ding world champion at balang araw maging Olympic gold medal tayo. So kaya po ako nagsikap. So and ayun, ngayon nasa pro na po ako. Yeah. Masasabi ko ang daming kaibahan no sa amateur. Una na yung sa pagtimbang. Yeah. Medyo hindi ko na-adjust yung katawan ko nung pagdating ko sa laban, medyo mabigat yung katawan ko kasi ano eh isang beses lang yung timbangan. So ayun. At gawin ko lang po yung best ko, sir, para masunod po namin yung yapag ni Senator Manny. Yun. At Vice Mayor, baka ang co-host ko pala dito sa programang ito ay si Vice Mayor. Vice, baka may tanong ka kay Yumir. Go ahead. Just butt well, in lang. Yumir, pagkatapos... Medyo nawala yung ano nyo, sir. After this ayun. First professional fight, what preparations are you doing for purposes of the Tokyo Olympics?
Yun, tama. Sa ngayon po sir, siguro baka magpahinga lang po ako ng 1 week siguro, or baka after New Year, balik po ako sa training ulit. Dahil yun, nagsasabi naman si Sir Sean sa akin kung uuwi ba ako para magbakasyon. Pero sabi ko, baka dito na lang po ako magstay, tuloy-tuloy po yung training. Kasi kahit si Sir Sean, yung MP Promotion President, yun pa rin yung ano eh, yung goal niya eh, yung manatili po yung condition ko, yung training ko dito para sa preparation sa Olympics. Kasi para sa kanya at para sa akin sir, yun po yung mas importante. Ito po yung laban ko to sa pro, isa part lang po to para sa preparation sa Olympics. Mm-hmm. At Yumir, anong masasabi mo sa, dahil nandiyan ka sa training niya ni Coach Freddy Roach, meron bang kaibahan doon sa dati mong nagte-train sa iyo, nagko-coach dito sa ngayon sa kanya pong stable ngayon? Wala naman masyadong kaibahan kasi yung tinuturo nila Coach Freddy is yung speed pa rin, no, yung i-practice pa rin yung speed. And ganun din po kay Coach Freddy yung talagang grabe yung tulong niya. Kumbaga kahit sa premyo ko ngayon, hindi na siya nagkuha ng percent. Kumbaga talagang para sa kanya. Parang sa kanya kasi sir, talagang tulong to sa kanya. Very na good. Preparation po for Olympics. Yun yung ano. Pero sana po na makasama ko pa rin yung national team coach ko dito, si Coach Ronald Chavez. Mm-hmm. Para syempre madagdag pa rin yung experience natin sa amateur kasi syempre focus pa rin natin yung Olympics nga. Naka-adjust ka na ba sa weather diyan sa LA? Malamig na diyan, di ba? Yes po, pag umaga malamig, tapos minsan pabago-bago yung weather nila dito sir eh. Mm-hmm. Kaya kung hindi ka talaga mag-jacket, minsan sisipunin ka talaga. Ako, tumakbo lang ako, nag-jogging lang po ako. Pagbalik ko dito, sinipon na ako eh. So, talagang kailangan lang mag-ingat. Oo. Vice, go ahead. Meron ka pang tanong, ha? Go ahead lang. Yes, so ang training under Freddy Roach, no? Masasabi mo na malaking tulong 'yan sa preparation for the Olympic event this year. So natutuwa rin kami na despite turning professional and having your first fight as a pro, we're happy to learn that the objective and your focus is still the Olympics. Yun. Yes, sir. Yun po talaga, sir. Yun talaga yung focus namin. Kahit lahat po ng nakakasama ko dito, mm-hmm, kasama ko si Jerwin Angkas, yung IBF World Champion natin, yung coach niya, tumutulong din sa akin pag nagte-training ako dito ng Sunday. Talagang yun po yung lahat po ng mga Pilipino, lahat po yung nakakasama ko sa training ko ngayon. Talagang yun po yung goal nila eh. Uh-huh. Yung matulungan po na makuha natin yung gold sa Olympic. Kasi kahit sila mismo nagsabi, ang dami na natin world champion, uh-huh, ang dami natin na boksingero na champion, pero wala pa tayong gold sa Olympics. So, talagang nararamdaman ko po sir na iisa po lahat ng ano namin ng goal. Mm-hmm. So, ako nandito po ako ngayon kahit lumaban po ako sa pro. Dito isa lang po yung goal ko dito, mag-improve ako lalo, makakuha ako ng experience at yung matuloy-tuloy po yung training ko for preparation sa Olympics. Sa weight division mo ba sa Olympics, masasabi ba natin madaling talunin? Sino ba matindi natin kalaban diyan sa weight division mo? Ang dami pong magagaling po talaga sa weight class ko sir. Mm-hmm. Tulad ng Ukraine, yung Russia, yung Kazakhstan, alos lahat po sa middleweight dito po talaga yung malalaking mababigat na kalaban. Oh. Kahit pumunta kahit sa pro,
sa amateur, yung middleweight po talaga yung ang daming malalakas na kalaban. Okay. Siguro we have ano na lang seconds na lang siguro, Yumir, no? Anong mensahe mo? Dahil yung tatay mo pala nanood at hindi nakapanood diyan live sa mismong sa lugar sa LA, baka may mensahe ka at sa mga kababayan mo sa Zamboanga. Go ahead, Yumir. Una po, gusto ko po pasalamatan yung Panginoon, no, dahil sa panalo at sa kaligtasan namin dalawa, pati ng kalaban ko. At gusto ko din po batiin ng happy birthday kay Senator Manny Pacquiao. Yun. Opo, yun na. And sa lahat po ng mga Pilipino na nandito, na nanood sa laban ko, naghintay sa laban ko, bagamat hindi ko man nabigay sa kanila yung expectation nila na ma-knockout ko yung kalaban ko, pero nagpapasalamat pa rin po ako sa lahat ng suporta nila sa akin. Amo tambien con el mga bibiyente na Zamboanga, kay Vice Mayor Agan Takiara ta unto ko naton. Gracias kayo at con ustedes todo. Picura pa yo man improve para pwede pa dalimira con ustedes bonito fight, pati Legal Champo, Chenigita World Champion na Zamboanga. Ayun. Vice, your message na lang kay Yumir. Yes, congratulations, Yumir, and enhorabueno en calor del entero ciudad de Zamboanga. No? Alegre kami na honor dyan, diba, tu, hindi lang na Pilipinas, pati aquí na Zamboanga. Okay, tu, no? True-blooded Zamboangueño. Pare, Alex, ang gamit niyang moniker, El Valiente. El Valiente, matindi yan, ha? Oh. Ang meaning niya, ang matapang. Ha? Ang matapang. Sino ba next na kalaban mo, Yumir? Wala pa po sa ngayon po, sir. Wala pa pong schedule. Schedule po. Pero yun, baka itong week, maghanap na din po kami ng mga kalaban. So, ano ba yan? Hopefully, baka February po ulit. First week ng February, makapag... laban po tayo ulit. Pero hindi pa title fight, no? Wala pang title fight? Wala pa, sir, no? Dahil alam naman natin na ang dami pa natin kailangan i-improve. Tulad noon sa laban ko na nanibago po ako sa... Kumbaga, iba yung suntok, eh. Yung, alam mo, akala mo mahina lang. Kumbaga, yeah. Yung maliit kasi yung gloves, eh. Alam mo, nung first round tinamaan ako sa chan tsaka sa panga, nahilo ako, sabi ko, lakas. tapos kahit, sabi ko, nung nagbawi na ako, sumuntok ako, tinatamaan ko siya, sabi ko, parang wala lang, parang kinakain lang yung suntok ko. So, ganun po sa pro, no, grabe yung meron na siyang apat na laban at tatlong panalo, dalawang knockouts. So, may experience na din talaga siya sa pro, kaya, masabi ko, kailangan pa natin ng yun ngayon na naniwala po ako sa process. Kailangan po natin pa ng maraming experience. At balang araw, darating po tayo nun. Pero ngayon, sir, Olympics po yung ano natin, focus. Yung number one goal natin. Para po sa pamilya ko at para po sa bansa, Pilipinas, sir. Gagaano po. Lahat po, alam nyo, sir, gusto ito, isi-share ko na din. Sige. Alam nyo, 2 months na din po ngayon yung pagkamatay ng kapatid ko. Uy. Before ako umalis, 9 months po kami magkasama ng kapatid ko sa bahay. Araw-araw kami po yung magkasama. Lahat po tinutulungan niya ako sa training. And then nung pag-alis ko dito sa US, one week ago, namatay siya. Biglaan po yung pagkamatay. So, sinabi sa akin ni Sir Sean na uuwi ako, maganon. Pero inisip ko po yung kung uwi po ako ulit, magkikita ko man yung kuya ko isang beses, kahit isang pagkakataon makikita ko siya. Pero inisip ko po, mas pinili ko po kung inisip ko na pag umuwi ako doon, babalik na din ako, back to zero na din ako ulit sa training. Hindi na naman ako makapag-training, magpupuyat po ako doon. And mapopostpone to yung laban ko. So talagang lahat ng ito, sir, yung sakripisyo na to, nilagay ko po ngayon dito
para po ma-maintain po yung condition ko sa katawan ko. Kaya hindi ko po makita ngayon Pasko yung pamilya ko, yung mahal ko sa buhay, yung asawa ko, hindi ko makita. Pero mas pipiliin ko po yun para mas maging condition po yung katawan ko. At kasi ayaw ko po na masayangan pa ng pagkakataon yung panahon na papuntang Olympics eh abang nandun lang ako sa Pilipinas na diyan sa Pilipinas na hindi ako makapag-training na maayo. So mas pinili ko na po dito na magstay at mag-training po. So yun po ang ating pumanayam kay Yumir Marshall mula po sa Amerika ho yan. Kaya nagpapasalamat po tayo kay Vice Mayor Romel Agan, kumpare, at sa kay Yumir at sa kanya pong team dyan po sa Amerika. Until Lunes, magkita-kita na po tayo, ha? Dito po nagtatapos po ang special edition po, Christmas special po natin sa araw po ng Biyernes. Maraming salamat po sa pagsama at maraming salamat rin po sa ating pong executive producer, si Ivy Grace Rivera, at sa ating pong mga staff po dyan, technical directors at ilang pa mga social media staff. Bye for now! Ingat po! Bye! Ikaw matras sa sakit na marahas, kailangan mong magpalakas para sila'y mailigtas. Buwis ang iyong buhay, handang matanggap pag ika'y mamatay. Asawa't anak na hindi masilayan, pamilya mong iiwang luhaan. Masdan yon.